San Jose, dakilang esposo ni Maria. San Jose, San Jose, esposo ni Maria. O San Jose, O San Jose, ikaw'y natapat. O ang lingkod na tapat, maasahan sa lahat, ang Diyos sa kanya'y nag-atas, natulog at luminat sa mga kilid niyang anak. O San Jose, O San Jose, dakilang esposo ni Maria. O San Jose, San Jose, ikaw'y lingkod na San Jose, San Jose, dakilang esposo ni Maria. San Jose, San Jose, ikaw'y lingkod na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Nasa ika-anim po tayong pagnonobinaryong misa para kay San Jose. San Jose. Alert level 1 po tayo. Sana po tuloy-tuloy na pong matapos itong pandemya, hindi lamang sa ating bansa at nawa sa buong daigdig din. At ipagdasal din po natin ang bumalik ang kapayapaan. At pagkatapos ng misang ito, ipoprosesyon po natin si San Roque na tumulong sa atin 2 taon ng pandemya. Mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan ang ipinagkatiwala mo kay San Jose na misteryo ng kaligtasan ng sangkatauhan nung ito ay simulan, ay lubusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanan, pakundangan sa kanya ring panalangin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa
sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga namamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo. Magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balo. Hali kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pagsasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit, kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing, sa dambana'y sinusunog. Bagaman, ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yung aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at niayaw na tanggapin yung aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw, akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo po ang lahat.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga iskriba at mga pariseyo na kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautosan ni Moises, kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila, ngunit at sundin ang kanilang inutos, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibiki sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga yon. Pawang pakitan tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nalay ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nalay pagpugayan sila ng mga, sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagpaturo, sapagkat iisang tagapagturo ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo, at ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kay San Jose, kahapon po, nandun po ako sa Baguio. Sinadya ko po yung simbahan ni Saint Joseph sa Pakdal. May devotion ako sa kanya. Marami kong hiniling, pampersonal at pangkomunidad. Una na muna, Padre de Pamilya, si San Jose, Padre ng Banal na Pamilya. Sa hirap ng buhay ngayon, napakataas ng bilihin. Kulang ang sweldo, kulang ang naiipon noon, kumikik ang kita. Sa tulong ni San Jose, ay mapakain natin yung mga pangangailangan ng miyembro ng pamilya ay maibigay. Tulungan tayo ni San Jose. At ang proteksyon sa pamilya at sa komunidad, naku, napakadaming trahedya, sakuna, aksidente, kamalasan. Sana naman hindi mangyari yan sa mga mahal sa buhay natin. Ipaubaya natin kay San Jose. Kaya, maging deboto tayo para magkasya ang nasa bulsa natin sa pangangailangan. Practical ba? Ha? Tumatama ba sa inyo sa mga maraming pangangailangan? Ngayon pa ito. At proteksyon, pagsasanggalang, masagip sa mga trahedyang nangyayari sa maraming tao. Lumapit tayo kay San Jose at para maihanda natin ang dulo ng ating buhay, mapayapang kamatayan, hindi biglaan. Pipikit ka na lamang. Pagdilat mo na lang, si Nazareno na ang nakangiti sa iyo. Ika nga sa Ingles, happy death. Mapayapang kamatayan kay San Jose. Salita ng Diyos. Propeta Isaias, ang gusto ng Diyos, hindi yung mga
aksyong pakitan tao, yun din ang ebanghelyo. Yung mga kawawa, yung mga naiwanan, yung mga nagapa, yung mga nakaligtaan, yung mga nalimutan na, wala nang pumapansin. Kung ang puso mo ay nakatulong, maaalala ng Diyos yan. Hindi makakalimutan ng Diyos yan. At sinabi, kung may kasalanan ka, ang sabi, ito, mahilig ako sa Pilipino, pero dito kulang ang Pilipinong ekspresyon. Sinabi, kung ang kasalanan mo, kung nagsisi ka, kung ang kasalanan mo itim na itim, magiging busilak na puting-puti, kulang ang description sa Tagalog. Maganda sa Ingles. If your sins be scarlet, they will be white as snow. Alam niyo ba, scarlet, yung duguan, yung maitim na pula. Kung nagsisi ka, kasi alam lang natin yelo, yung sa halo-halo, yun lang alam. Pero, nasa kainitan tayo kasi. Snow, yung nyebe. Ano yung nyebe? Snow. Ganong kaputi. Dito kasi, puting-puti. Ano yung puting-puti? Ano ba? Yung nyebe, sa Ingles, snow. Yun. Babaguhin ng... Kaya kulang yung ating karanasan talaga. Kung ano gagawin ng Diyos sa atin. At sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, huwag natin tularan yung mga Pariseo na palabas, pabongga, style, yeah, popular, splash, ala, papansin, pasiklab, paatensyon, espektakular. Pakitan tao para, ang galing-galing mo. Mahalaga, galing sa puso. Yung nakikita ka sa labas, yung ka talaga. Hindi ka nagsisinungaling, hindi ka nagkukungwari, hindi ka hipokrito. Tunay ka. Gusto ko magtapos kay San Roque. Ipoprosesyon natin. Hindi natin makakalimutan si San Roque. Pagkatapos ito, salamat San Roque. May ibang mga santo pa, si San Aloysius. Nakapapansin nyo, haba ng aking mga pangalan. San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, at iba pa mga santo tumutulong tuwing may pandemya, lalo na si San Roque. 2 taon, ayoko na pahabain ang aking humilya. Marami ko mga istorya at kwento sa pagtulong ni San Roque. Salamat, San Roque. Dumating tayo sa puntong ito. Naalala niyo ba? Ako, nawawala na rin ako ng pag-asa noon. Father, hanggang kailan pa ba? Naalala niyo yun? Lockdown na naman? Wala na ba itong katapusan? Hanggang kailan pa ba ito? Hindi na ba matatapos ito? Ito, dumating na tayo. Nakalimutan na natin yung daing natin kasi may bagong problema na naman tayo. Pero itong gagawin natin sa isang kaibigan na nagkalinga, umalaga, nagdasal, nagtiyaga, nagsakripisyo, nagmalasakit, nagmahal para sa ating kapakanan. Ayan, sige na po, kumalembang na. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, nalunglan sa San Roque, nawa, sa harap ng Diyos, maging autentiko at tunay tayo sa harap niya. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sundin natin ang mga pangaral ng ating Panginoon
na siyang nagturo sa atin na tuparin ang kanyang gawain ng may tunay na kababang loob at walang pagmamagaling. Tugon po natin, Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging lubos ang pag-aalay ng sarili sa kanilang dakilang bokasyon na ipangaral ang Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro, naway makita ang kanilang mga itinuturo sa pamamagitan ng pagpapatotoo at mabubuting halimbawa, manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Atin nawang laging sikaping gawin ang matuwid upang maging isang buhay na kapangyarihang nagkakabisa sa ating mga pagkilos ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Atin nawang kalingain ng may pag-ibig at habag ang mga may sakit, mga matatanda at mga nangungulila. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig. Hinili namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kadugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, lumikha ang maasahang paglilingkod ni San Jose sa iyong anak na isinilang ng mahal na Birhing Maria. Ay siya rin nawang maganap sa aming paghahain na loobin mong magawa namin na may malinis na puso sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itakas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayon kami naghahanda sa dakilang kapistahan ni San Jose, ang kabyak na puso ng mahal na Birhing Maria. Niloob mong magpakasal kay Mariyang Birhing Mahal si San Jose ang maasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at sa kanila si San Jose naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana sa kaitaasan. Osana, osana, osana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gabi mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan ay handog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapi na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat mapumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasali sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos. Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo, mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ilikha mo kami ng sangbagong puso, hugasan ang kamay na basa ng dugo, linisin ang diwang sa halay ay puno. Ilikha mo kami
isang bagong puso. Itindig mo kami, kaming iyong bansa. Akayin sa landas, patungo sa kapwa, ihatid sa piging na iyong inihanda. Itindig mo kami, kaming iyong bansa. Ilikha mo kami ng sangbagong puso. Hugasan ang kamay na basa ng dugo. Linisin ang diwang sa halay ay puno. Ilikha mo kami ng sangbagong puso. Itindig mo kami, kaming iyong bansa. Akayin sa landas, patungo sa kapwa, ihatid sa piging na iyong inihanda. Itindig mo kami, kaming iyong bansa. Sa banal na takot, sambang nanginginig, ibalik ang puso't bayang nanlalamig. Likhain mong muli kami sa pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng kulay ng inyong inuupan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang iyong angkang nagagalak sa dakilang kapistahan ni San Jose ay iyong pinapakinabang sa banal na pagkain sa iyong hapag, ay lingapin mong lagi at panatilihin mong tumanggap ng iyong kaloob sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto na kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladanal ng mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na way maalala ng mga pangalan sa binyag
nagniibig na paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Cristo. Salamat sa Diyos! Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na Magsiupo muna po ang lahat.